Posible nga kaya na mangyari ang isang trade kung saan itong si Jeyo Ambohot ng Converge Fiber Xers ay ililipat sa Barangay Hinebra kapalit nitong si Sidney Onwubere at ng isang future first round pick ng Barangay Hinebra. Itong si Ambohot ay isang 6-7 player na may tira sa labas. Mostly ang laro niya talaga sa labas. Kaya niya sa loob pero preferred niya talaga tumira doon parang si Ben Adamos. Dahil doon sa style ng laro ni Ambohot, hindi siya masyadong nagagamit ni Coach Aldin Ayo. Kung kayo ay nanonood ng laro ng Converge Fiber Xers, makikita ninyo na itong si Ambohot parang si Ben Adamos dati. Hindi nagamit hanggang eventually si Adamos nga ay na-trade. At marami naniniwala, ganyan din ang mangyayari dito kay Ambohot. Samantala naman itong si Sidney Onwubere, maganda rin ang nilaro niya nung nasa Northport Batangpierre pero nabangko nung napunta sa Barangay Hinebra dahil nandiyan na si Jamie Malonzo. So ang tanong ngayon, posible kaya na i-trade itong dalawa? Kasi kumbaga kung titignan natin, pareho naman silang nabangko na players. Medyo mas mataas lang ang value nitong si Ambohot dahil siya ay isang first round pick. Pero kaya nga sasamahan ng Hinebra na isang future first round pick din itong si Sidney Onwubere para maging balanse yung trade. Kumbaga hindi naman superstars yung magte-trade dito, mga bench players. Ang tanong kasi, sino kaya dyan ang mapapakinabangan ng dalawa? Kung sakaling si Ambohot ay mapunta sa Hinebra, baka mapakinabangan ni Coach Tim Cone yung outside shooting nito. At ang Converge Fiber Xers naman, syempre yung future pick ng Hinebra. At itong kay Onwubere, baka magamit nila dahil to ay merong medium range jump shot at pwede rin sa loob. Kumbaga, kahit papano mapupunuan ito yung pagkawala ni David Morel to sa kanilang stretch 4 na spot. So tignan natin kung pwede nga ang trade na ito. Mukhang magbabago ng trade plans ang San Miguel Beer pagdating dito sa first round pick ng Terra Firma. Napanood niyo ba yung PBA on tour game kagabi nung Northport at ng San Miguel Beer kung saan naka 18 points at 20 rebounds itong si Rodney Brondial? Sabihin nga natin na iyan ay exhibition game lamang. Pero dyan natin makikita yung potential nito si Brondial lalo na kung siya ay bibigyan ng pagkakataon. At katulad nga nung sinasabi ng mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel, kumbaga yung laro ni Brondial, parang naiisip ngayon ng management na mas fit sa San Miguel Beer. Kasi kung titignan natin, ito si Brondial, hindi siya yung tipong player na nanghihingi ng bola. Hindi katulad ni Vic Manuel na kapag nando sa loob, poposte yan at hihingin yung bola para siya ay maka-score. Itong si Brondial, umi-score siya sa mga offensive rebounds ng mga teammates niya o kaya sa mga pick and roll at cut to the basket. Ibig sabihin, pwede silang magsabay ni Junmar Fajardo nang hindi nagsasapawan ng posisyon. Yan kasi nagiging problema dito kay Vic Manuel. So sa ngayon, kung titignan natin, parang mas fit nga ito si Brondial na maging backup power forward ng San Miguel Beer kaysa dito kay Vic Manuel. Kung sakaling ganun nga mangyari, katulad nga nung sabi ng iba, baka nga mas mabuti pa na si Vic Manuel na lang ang i-trade nila para dito sa pick ng Terra Firma. Kung sakaling makuha nila yung pick ng Terra Firma o kaya Northport, baka makakuha sila ng isang backup center dyan. Actually, kahit hindi na nila makuha yung number 1 pick ng Terra Firma, yung sa Northport siguro pwede na basta big man na backup ang makuha nila just in case hindi sila magkaayos sa kontrata ni Noy Baclaw. Pero kung magkaayos na kay Baclaw at maganda performance niya, hindi na siguro yan ititrade ng SMB. Ang kailangan na lang hanapin ng San Miguel Beer ngayon ay yung point guard situation nila ay maayos na dahil hindi pa rin yan masyado nakiklear up ng management sa ngayon. Doon po sa mga gusto sana na mapalitan si Commissioner Willie Marcial, bad news ito dahil binigyan siya ng 3-year extension ng PBA Board of Governors. Ibig sabihin yan, kontento ang PBA dito sa pamamalakad ni Commissioner Marcial at bakit nga naman hindi? Dahil ang PBA Board of Governors ay kinokontrolado ng SMC at MVP Group at syempre masaya sila sa pamamalakad nito dahil yung mga one-sided trades nila ay nagpapatuloy. Ibig sabihin pagdating sa botohan, dihado na naman ang Phoenix, Converge at ang Rain or Shine Elasto Painters. Maraming madidismaya dito pero ang totoo niyan ay ang commissioner ng PBA matatawag lang natin na isang parang puppet. Dahil ang totoong kapangyarihan niyan ay nandoon sa Board of Governors. Hindi makakaakto ang commissioner ng PBA, hindi niya mai-enforce ang kahit anumang batas dyan
kung walang approval ng Board of Governors. Ang kapangyarihan ng PBA ay nandoon sa Board of Governors. Madalas nababatikos itong si Marshall, pero sa totoo, ang may hawak dito ng kapangyarihan ay yung mga team representatives. Kaya ganyan talaga nangyayari at hindi na nakapagtataka na niretain nila si Marshall dahil ito ay sumusunod sa kanilang kagustuhan. Kumbaga, unless baguhin ng PBA yung istruktura nila, ay mananatiling ganyan. Kahit sino pa man ang ilagay mo commissioner sa PBA, unless na mag-stand up siya dito sa mga Board of Governors, ay magpapatuloy ang lopsided trades na pabor sa SMC at sa MVP Group. Dapat yung mga teams na sasali sa PBA aware na dyan, at sigurado naman ako yung mga fans, yung mga nanonood ng channel na ito at sumusubaybay sa PBA sa matagal ng panahon, alam na ganyan talaga ang kalakaran. So ang latest, si Commissioner Billy Marshall ay binigyan ng 3-year extension. Ayon dito sa latest reports na lumalabas ngayon, mukhang meron na raw change management o pagbabago dito sa Phoenix Fuel Masters sa nalalapit na panahon. Ang ibig niya sabihin, ito kayang team na to ay mabebenta na. Baka maging katulad ito ng Alaska Aces na magkaroon ng buyer ang Converge Fiber Xers at tuluyan na nga nagbago. Kaya tignan natin kung ito ay masasakatuparan. Marami nagtatanong bakit pa palaging nababalitang itong Phoenix ay mabebenta na. Well, kumbaga meron namang legitimate reason kung bakit yan ay palaging nare-report maski na ng mga top insiders. At ang dahilan dyan nga ay alam naman natin yung financial situation ng may-ari nito na si Dennis Uy. Gusto ko lang pong linawin, itong Dennis Uy na to ay hindi po ito yung Dennis Uy na may-ari ng Converge Fiber Xers. Tigi pa po sila. Itong Dennis Uy sa Phoenix, ito yung maraming utang at kinakailangan daw mag-cost cutting at kabilang na nga dyan yung sa mga basketball team niya. Hindi pa natin natitiyak kung anong mangyayari dito, pero kung sakasakali na matuloy na itong si Tyler Tio ay i-trade nila kapalit ng bench players ng Ginebra at sumunod dyan ito si Jason Perkins, baka senyalis na yan talaga na magpapalit na ng management itong Phoenix. Pero kahit hindi naman i-trade yung mga top players nila, may posibilidad pa rin na magkaroon ng change management dahil syempre, alam naman natin na yung Alaska, hindi naman pinakawalan yung top players nila lahat at nakakuha pa ang Converge. So pwedeng ganyan gawin ng Phoenix Fuel Masters. Ang maliwanag lang sana dito, kung magkakaroon ng change management dito sa Phoenix Fuel Masters, ang paparit ay yung team talaga na magko-compete at lalaban talaga. Huwag naman sana maging katulad ng Northport, Blackwater at Terra Firma na nakita naman natin kung anong ginagawa ngayon sa PBA. Kaya antabayan na natin ang latest developments dito sa PBA team na ito. Happy birthday kay Ace Atienza at happy birthday din kay Faye Marie Soko mula kay Keith Bryan at Christian Suico. Pinabati din natin si Marlon Pandadaga ng Davao City, Edia Garcia, Laika Bahala, Algin Agulto, Neil Banawat, Alexis Deterala, Toto Mamon at si Rose May Ginelo at si MG Margo Gabriel Ugteyang, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus, Girly Baduria, at nagpapabati din ang ating mga tagapakinig na si Andrew Anyosa, Rico Olarte, Ronald Verbosidad, Sid Maria, Jandre at Jordan D. Malanta, ang Dazo Family, si Ariel, si Luvel, Kimi Ruth at Angelica Arlu, Anthony Allen, ang Balyete at Myron Almosa Family. Gusto rin natin batiin si Judy Villarosa at ang kanyang misis na si Edwina at yung mga anak nila na sila Jonah, Jaira, Carl at China, Andrew, Dexter Domer, Jason Mendoza, Donel Santiago, John Mark Cantos. At gusto rin natin isama yung ating mga regular na listeners na sila Adrian Caringal at ang Marshall Family, si Baby Chantel, Kuya Ian, Jack, Bunog, Chuchay, Mayumi, Nicole, Ate Marie at Jasmine, Jonel Alagon Family, si Lil Valles Family, Admon de Guzman, JJ Sibum, at pati na rin si Edwin Carmona Jr., ang Rosales Family, Espejo Family, Giray Family, at St. John Bosco Parish ng Tondo, ang Ireneo Salangsang Family, at nagpapabati rin ang ating regular listener, ang Siyoko Family, si Enrico at si Presi, ang Lansang Family, si Reden, Elena, Laila at Bonbon, si Kagawad Katsakino Dukusin, at gusto rin natin isama ang RG Bueno at Darina Family, Carlito Bolima, John Patrick Abrea, Joseph Pineda, Brian Andres,
Dionisio Mercado, ang Tagle Family, si OG at si Len Santillana at si Gio at Gia.